Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective, for anyone who can resonate sa reading nito. This is love reading for collective. Your energy at this time. Page of Cups and Ten of Cups. Nag-imagine ka ng buhay na wini-wish mo. A wish fulfillment life. Yun yung pinapangarap mo. Yun yung ini-imagine mo. Yun yung palagi mo wini-vision. The fates. May mag-offer sa'yo dito. Yung fate mo. Yung kapalaran mo. Yun yung fate. Kapalaran mo. Yun yung mag-offer sa'yo. Kapalaran mo. Pero ayun o. May mag-offer sa'yo dito. Someone na uncontented sa situation niya. Yan yung fate mo yun. Kasi may kulang or meron siyang inaantay. Merong kulang sa kanya. Hindi siya contented kung ano yung meron siya. No? May mag-offer siya yun. Ng cup of love na yan yun. Makakatuluyan mo. As you have visioned, kung paano mo yun vision, kung paano mo yun in-imagine, no? Yung fate na kapalaran mo, or yung distinct person mo, yan yung mag-offer sa'yo ng cup of love. Mag-reach out sa'yo. Yung person ba yan? Hindi. So, it's from your past fate, kumbaga kapalaran, nakatadhanan, and fate, F-A-T-E-S, hindi siya fate na belief, na yung naniniwala ka, hindi, fate na destiny, kumbaga kapalaran, or naka-ukit na sa palad mo, kumbaga. Yan na yung person na meron kayong yung future together, or yan na yung meant para sa iyo. Malalaman daw pagka yan na yung nakatadhana sa iyo. Pagka pareho yung guhit sa palad nyo, pero may nagsabi lang yan, pero hindi lang din ako sure, no? Walang patunay. So yan, yung mag-reach out sa'yo or ang mag-offer sa'yo ng a cup of love, pwedeng i-approach kanya, no? Ligawan or kausapin, pag-flirt sa'yo, yung magparamdam sa'yo, yung gusto kanya makarelasyon, yan na yun. Ano bang sign na fate mo yung isang tao, kapalaran mo, or yan na yung destiny mo? Sign. Ano yung sign? Lovers. The lovers are the devil. The devil to in reverse. Teka lang, takpan ko lang.
The devil in reverse. So, ibig sabihin, hindi libog yung maramdaman mo dyan. Walang addictions yung faith mo. Walang addictions, walang toxic na ugali. Yan na yung destiny mo, yung hindi siya selfish, hindi manipulative. Hindi ka mamanipulahin. Tingnan ko maigi yung picture dito. Bago kasi ito eh. Yung hindi kanya isi-seduce. Yung hindi kalibugan yung gusto niya sa'yo. Yung hindi kanya isi-seduce. Hindi siya flirtatious. Yung mga ganyan. Dahil past person mo yan or kilala mo na in the past or nagkaroon ka ng relationship. So, it's from your past, hindi siya new person. Ano ang feeling siya sa'yo? Ace of Cups. Nine of Cups. So, ikaw yung wish niya. Ikaw yung gusto niya. Ace of Cups. Yeah, ikaw yung gustong gusto niya. Ikaw yung wini-wish niya na makapagsimula ng relationship with. Ikaw yung wish niya na maging lover. O yung makarelasyon niya na tuloy-tuloy na eh. Ace of Cups yan eh. Ikaw yung nasa puso niyan. Ikaw yung kung buong puso niya ay para lang sa'yo. Ikaw yung sinisigaw ng puso niya. Kaya nga gustong-gusto ko niya, ikaw yung wish niya na to start a relationship with, na magkatuloy-tuloy na, no? Na it will never end yung pagmamahalan niyo dalawa. Nine of Cups eh. So, ikaw yung wish niya. Gustong gusto ka niya. Na makarelasyon. To start a relationship with Ace of Cups. Taurus, Virgo, Capricorn. And Fates. Ano to? Cancer, Scorpio, Pisces. So, yan. Ano ang nararamdaman mo sa person na yan? Ano ang feelings mo sa person na yan? Seven of Swords in reverse. You feel sorry. Kung may ginawa ka dyan na yung umiwas ka. Yung kumbaga naging kung naging trickster ka man dyan. Maring hindi ka nagseryoso, no? Kahit alam mo masaktan siya, so you feel sorry sa nagawa mo sa kanya. May nagawa ka na you feel sorry or para na konsensya ka sa nagawa mo sa kanya. Ano ba ang gusto mangyari ng person na yun sa inyong dalawa? Parang the world to know. The great tricks. Something new, new beginning, completion, new beginning. One new, yung magsimula kayong muli. Na buo na kayo, yung ganyan.
Rage Weeks with the number one. And yung mangyari, yung vision niya, yung vision niya, may matay. Kung ano yung vision niya, kung ano yung gusto niya mangyari, kung ano yung wish niya, kung ano yung gusto mangyari, yun yung gusto niya nga, parang bagong buhay niya, bagong mundo niya. Yun yung gusto niya mangyari. Ano yung gusto iparating sa yung person mo na yan? Ace of Swords. Right to for sure. Ang magtagumpay siya. Over the challenges. Ang maging victorious siya. Ang magtagumpay. Sa wini-wish niya. Sa gusto niyang makuha. Sa nais niyang magkaroon ng new beginning. Sa Indra. Ano pa? Kaya niyang harapin yung obstacles or yung kahit anumang katatakutan. Parang dark fog, di ba? So parang susuungin niya yan yung kahit ano pa yan para lang magtagumpay siya. Ano pa? Ano pang gusto niya sabihin sa'yo? Nako. Page of Pentacles. Yun, may offer yan sa yung person na yan. May offer yan na something stable. Yun na nga, magre-reach out yan. Stable and grounded. Yung mag-grow yung relationship nyo na simulan. Yun yung gusto niya. Yung merong growth. Kasi siya na yung kapalaran mo eh. Siya na yung nakatadhana. No? Yun yun. Ano ba ang nagustuhan sa'yo ang person na yan? Eight of Swords in reverse. Hindi ka nagpipigil. Hindi mo nare-restrict yung sarili mo. You set free yourself from any restrictions or beliefs or kaya kahit na ano man na parang nagkukulong sa'yo. Ayaw mo nang ganun. Ayaw mo nang nire-restrict ka. Ayaw mo nang nililimitahan ka. Ayaw mo nang kinukontrol ka. Ganun ka. Ano pa? Ano pa yung nagustuhan ng person sa'yo? Page of Wands. Active ka, energetic, positive. Willing to learn something new. Parang excited ka sa mga bago na hindi mo pa na-experience. Gusto mo ma-experience yun. And passionate ka kasi once to eh. And you're eager to learn. Excited ka pagka may sisimulan ka na bago. Okay. And idealistic ka. Ang klase ng tao. Creative. So yan. And sometimes may pagka-immature ka daw, ganyan. Good and bad qualities naman ay gusto niya. No? Kasi yan na yung kapalaran ng person na yun. Sa kaperahan mo, ano yung mga papasok sa'yo? Finances? Ano yung mga blessings? Sa kaperahan. Meron kayo. Page of Pentacles. And the Ace of Swords.
Kung ano man itong sisimulan mo, guys, no, sa kaperahan mo, mag-grow yan. Magtatagumpay ka siya. Magsusucceed ka with the ace of swords. May sisimulan ka and it will grow. So yan, sa finances mo, sa kaperahan mo. Work man yan, business or career, anything. So yan. So ito na lamang, guys, for collective reading. Sa mga baguhan pa dito sa aking channel, please do subscribe at huwag po ninyong kalimutan i-click ang bell button nang sa ganun ma-notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box, lalo na sa mga nakaresonate sa reading nito.